Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon, bali may na-receive tayong text galing kay Maya Credit. Mukhang na-unlock na yung ating credit sa ating Maya app. So, isi-share ko lang sa inyo. Tara, explore na natin. Ayan guys, nandito na tayo sa aking Maya. So, i-click na natin yung credit para makita natin kung magkakano yung offer sa atin ni Maya. Click natin tong credit. So, ayan guys, credit futures. Meron siya hanggang 15,000 na credit limit. Low service fee. No additional documents needed. So, click natin tong activate now. So, ayan guys, binigyan tayo ni Maya ng credit limit na 8,000 pesos. So, offer ends naman po, wag po kayong mag-alala dahil kapag na-expired po yung binigay po nilang palugid na petsa na hindi ninyo kinuha, ay nagre-refresh po siya. Kasi dati po nakalagay po dyan na offer ends ay hanggang March 4. Bali, hindi ko po siya kinuha. Then, ngayon po ay March 11. So, ang nakalagay po dyan ngayon ay offer ends until March 12. Kaya, hindi po siya mawawala. Nagre-refresh po siya kung hanggang kailan po yung limit. Pero pwedeng magbago yung amount, pwedeng lumiit kasi hindi natin kinuha agad. Or pwedeng same amount pa rin siya. So, tara guys. Let's start. Sa pag-set naman po ng ating billing and date, ang due date po natin ay 15 days after po ng ating billing cut-off date. So, halimbawa po, ang pipiliin ko pong araw ay 27. So, bali ang ating billing po ay magiging 28 up to next month ng 27. So, lalabas po yung ating billing period ng 29. Lalabas po yung ating parang pinaka-resibo ng bayarin. Then, yung atin pong due date ay magiging petsa 11 po. Kasi 27 po tayo nag-billing date, so magbilang lang po kayo ng 15 days. Ang magiging due date po ninyo ay tuwing 11. Pag-isipan nyo pong mabuti yung inyong billing date kasi once na naset na po ninyo yan, ay hindi na po ninyo yan may edit. Click confirm kung sure na po kayo sa inyong petsa na napili. So ayan guys, bali sagutan lang po natin yung mga katanungan dito. Syempre meron din po itong kasamang contact reference number. So maglalagay lang po tayo ng ating contact reference number para po mag-proceed yung ating application. Bali, isang contact reference lang yung hinihingi nila. So maglagay lang tayo ng isa. So ayan, meron na tayong nilagay na isang reference number. So click na natin yung continue, then check natin yung ating details kung tama lahat. Then click natin yung confirm. Bali, merong OTP, ilagay lang natin yung code na ating marireceive. Then click natin yung verify. Maghintay lang tayo ng mga ilang minuto para ma-activate na yung ating credit limit. So ayun po guys, activated na po yung ating credit limit. Meron na po tayong 8,000 na pwede po natin kuhanin ng paunti-unti. Kung magkano lang po yung ating itatransfer sa ating Maya Wallet, ayun lang po yung ating babayaran. I-click na po natin yung transfer to wallet. Ilagay nyo lang po yung amount na gusto po ninyong matransfer sa ating Maya Wallet. Click continue. Click confirm. So ayan guys, we're transferring your credit. So check natin kung nabawasan ng ating 8K. Ayan, naging 5-5 na lang po yung ating 8K. So check naman natin yung ating Maya Wallet. So ayun guys, pumasok na po yung ating hiniram na 2,500 sa ating Maya Credit. Bale, ito pala guys yung ating sample billing computation. So halimbawa po ay humiram po kayo ng 1,000 pesos. Bali sa 1,000 pesos, bayaran po natin doon ang service fee ay 8.49% or 84 pesos and 9 centavos. Plus DST,
Documentary stamp tax is 0.62. Bali, ang ating total bill amount ay 1,085.52. Bali, yung inutang po natin na 1,000, ang tutubuin po ng 1,000, ang total na babayaran po natin lahat ay 1,085.52. Bali, ito yung aking transaction history. So, bali, March 11 tayo nang hiram. Ay, nag-transfer ako sa aking wallet ng 2,500. Then, ang kanyang service fee ay 212. Yung kanyang DST ay 1.54. Sunod, March 19, umiram ulit tayo ng 2,500. Then, same pa rin yung service fee at saka yung kanyang DST. Tapos, March 22, kumuha tayo ulit ng 200. Then, ang kanyang service fee ay 16.98 at ang kanyang DST ay 0.1. Bali, ang lahat ng ito ay pasok sa ating coverage na February 27 hanggang March 28. Kaya lahat ito ay, ang due date nilang lahat ay April 11. So, bali, sa ating credit, meron pa tayong available credit na 2,800 na pwede nating i-transfer ulit sa ating wallet ng paunti-unti or pwedeng buo na yan. So, ayan na. Itong ating bill statement, hindi nyo po yan makikita kaagad kung kakautang nyo lang po ngayon. Lalabas po yan after po ng inyong billing coverage. Bawa po yung akin, di ba po pinili ko pong date ng monthly, ano ko ay every 27. So, noong February 27 hanggang March 27, hindi ko pa siya na-view yung aking statement. Wala pa yung nakalabas na amount due or due date. Wala pa yung nakalabas. Ngayon, noong March 29, dun lumabas yung posting ng ating babayaran na amount at saka due date. So, bali, ganun lang guys. Sana may naintindihan kayo sa aking onting senior na kaalaman. Ito ay yung aking na-experience lang. Sinishare ko lang sa inyo yung about dito sa Maya Credit. Ayun guys, kung bago ka lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na ako ay subscribe at i-click po ninyo ang notification bell para sa susunod ko pong upload ay ma-notify po kayo. Salamat sa panonood. Have a nice day, babush!